Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. On the spot. Non inim possimus aliquid adversos veritatem sed pro veritate, sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Muli, nagbabalik ito yung lingkod, Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko, at itatampok natin ngayon sa ating episode itong si Mr. Bacalares, na naging katawa-tawa ang kaniyang pahayag at ang kaniyang sinasabing programang pangutana, Pastor, na hindi na pangutana, Pastor, mangutana, Pastor na, dahil siya na ang nagtanong sa kaniyang cooler. Anyway, mamaya pag-uusapan natin to, matapos lang ang ating maikling dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So Lord, go be. Anya na lang ha, kay mag-please akong video. Nawag ra ko ron. Anyway, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa ating live, at lalong-lalo na sa ating live streaming sa ating channel, Lakbay Katoliko. Magandang gabi sa inyong lahat. At welcome sa ating palatuntunan, Straight to the Point. Straight to the Point, live on the spot. We have to answer this, at bibigyan natin itong linaw si Mr. Bacalares. Ayan ha, nag-save ako ng video galing mismo sa kanilang mga ngaral. At ito ang nangyari. Tingnan ninyo, panoorin at pakinggan ninyo ang nagawang pahayag ni Bacalares na hindi na ni, dili na ni pangutana, Pastor, ha? Mangutana, Pastor, na ni, kaya nga naman, siya naman ni Nooy mangutanas, ihang kulir, aling trabaho, ha? Imbis nga ang kulir. Imbis nga ang kulir mo, intertino niya, mangutana. May pangutana, Pastor, magha. Aon sa may igyabot, ito na ang nangyari. Siya na ang magtanong sa kanyang kulir ngayon, naiiba na. O ito, magbasa muna tayo ng komento. Sa iyalang gani atok na hasta pinataka o pitaka ordinahan katawanan kaayo ako gipos sa ilang group feeds giremove hasta ilang grupo na ulo sa sulting Bacalares. Ordinahan di ay ang pitaka si Brother Lucas Liki. Ordinahan di ay mayong gabi si Brother Wilfredo Cuevas. Mayong gabi sa tanan nga nagtanaw. Good evening si Avellano Torrentera. Okay, hindi na natin to patagalin pa. We have to play this video at panoorin ninyo. 6 na minuto to ha. Panoorin ninyo ang nangyari na programa ni Bacalares. Ito ha. Panoorin natin to. Ayan. Ang kaniyang programang pangutana, Pastor. Oy, wow, may live uli. Lap trip uli ito, bro. Thank you. Good evening.
Sige sa mani si John, John. Are you Catholic? Mayang gabi, bro, Eugene. Si Ronel. Okay. Panoorin at pakinggan natin si Bacalaris. Say, balik na ko, ah! Balik na ko! Kinsay nagtukod sa Catholic Church? Tao o Diyos? Ah, ito ha. Meron siyang cooler na si Brother Jamil Baloria. At imbes na ang cooler ay kaniyang mag-entertain sana siya sa kaniyang cooler. Na siyempre, pangutan na pastor, di magtanong ang kaniyang cooler. Ang nangyari, ang cooler ang kaniyang tinanong. Gusto pala itong magtanong sa Katoliko. And then ang tanong ko sa inyo, bakit hindi lumalaban ang debate si Mr. Bacalaris kay Reverend Father Darwin Getgano? Paki-explain ninyo mga Seventh-day Adventist. Ah? Bakit hindi lumalaban si Reverend Father Darwin Getgano kahit nga presidente ng 3E Media si Mr. Laeg? Hinarap nga lahat ng mga pastor siguro, ha, na gustong makipagsubukan, haharapin yan. Ang nangyari lang, itong si Mr. Bacalaris ay hindi siya humarap. Anong nangyaring hindi ka humarap? Ha? Oh, ano ba ang dahilan bakit hindi humarap? Ito, pakinggan natin to. Versikulo sa Biblia, dili komentary. Asa? Okay, masala ko, ha. Che, ang sinabi si Golo? Kay Catholic Church. Catholic Bible na niya kung kikunitan. Dito pa lang sa kanyang banat, medyo high blood na si Bacalaris. Hindi man nang itong kumain ng baboy. Catholic Study Bible. O niya na ni imprimatur. Ang imprimatur ani. Ha? Ni adiri ang imprimatur si James Hickey. Nakaroon. Meron ako, meron ako, ha. Naghanap siya, manood. Isa-isahin natin to sa sagot, ha. Ayan, oh. Say, balik na ko, ha. Unang isyo. Kinsay nagtukod sa Catholic Church? Tao o Diyos? Kapitulo, versikulo sa Biblia, dili komentary. Asa? Okay. Nagtanong siya, sino ang nagtayo sa simbahang Katolika at saan mababasa sa Biblia? Kapitulo at versikulo. Meron siyang hinawakang Biblia. Meron tayo. Yung Little Rock Catholic Study Bible. Ha, meron tayo nito. Sino ba imprimatur nito? Na sinabi ni Bacalaris na meron ako Biblia. Catholic version pa. Ito ang kaniyang hinawakan na Biblia, na ang nakalagay dito sa imprimatur si Anthony B. Taylor, Bishop of Little Rock, December 20, 2010. Ang nihil obstat po ay si Reverend Eric T. Fulmier. Di ba? Meron tayo. Ngayon, ang tanong, saan mababasa sa Biblia, kapitulo, bersikulo? Hoy, kaya pala nagiging Seventh-day Adventist ka dahil bulok ka palang pastor ka. Pasensya na, ha, harapan na muna tayo. Akala ko ba nag-aaral ka ng theology? Saan ba nilagay ang inyong kukote? Pagpasensyahan na muna, ha, medyo masakit tayong magsalita. Bulok po ang inyong pastor. Alam nyo ba kung bakit? Hindi niya pwede tanungin sa simbahang Katolika saan sa Biblia. Ito yung tanong niya. Tinan mo na. Sandali, ha. Ayan, Say, balik na ko, ha. Balik na ko. Kinsay nagtukod sa Catholic Church? Tao o Diyos? Kapitulo, versikulo sa Biblia, dili komentary. Ayan. Sino daw ang nagtayo sa simbahang Katolika kung hindi si sino ang nagtayo sa simbahang Katolika? Saan sa Biblia mababasa? Hindi komentary. Ngayon, isa pong kabulukan ang
ginagawa ni Mr. Bacalares, alam nyo ba kung bakit kabulukan yan? Hindi mo pwede dapat itanong sa Katoliko yan. Una, sabihin na lang natin na baka sabihin mo, ay hindi kayang sagutin ng Katoliko. No! Kaya natin yan sasagutin. Pero, kapag kamiron kang ganito, sana ginamit mong kukuti mo. Ha? Bakit nagkaroon ng 70 Adventists na bulok na pastor? Hindi mo pwede tanungin yan sa Katoliko at hindi mo ibintang sa Katoliko saan sa Biblia litra po litra. Dahil unang rason, hindi natin doktrina na ang ating mga doktrina ay kailangan talaga natin i-Biblia. Na kailangan basahin sa Biblia na kung wala sa Biblia, ayaw nating tanggapin. Dahil in the first place, we are not Bible alone. Hindi Biblia ang ating binatayan lamang. Baka'y nakalimutan ninyo na sa loob ng simbahang Katolika may tatlo po kaming fundamentals of faith. Ah? Foundation of faith, rather. Ano to? Ah? Ito yung sinabi na secret tradition. O yung tinatawag na apostolic tradition. Pangalawa, mayroon kaming magisterium. Pangatlo, mayroon kaming secret scripture. Dapat mag-follow tayo dyan. Kung tatanungin ninyo, saan sa Biblia? Hindi man lang Biblia ang aming binatayan. Kaya hindi mo pwede, analohiya ha? Hindi mo pwede itanong sa mga nagbebenta ng tsinelas kung magkano ang presyo ng karne. Normal yan. Dahil hindi nila tatanggapin yan. Unang-una, hindi naman sila nagbebenta ng karne. Imbawa, nagtanong ka, ano ba ang nasira sa cellphone ko? Saan ka lumapit? Doon ka lumapit sa nagtitinda ng talong. Paano yan? So, hindi pwede itanong mo sa Katoliko yan. Saan? Kapitulo, bersikulo sa Biblia. Dahil hindi natin doktrina yan na kung wala sa Biblia, iaya natin tanggapin. Ngayon, pagpalagay na lang natin, nasa isip ni Bacalares yan, alam ko yan. Na, kapag hindi nababasa sa Biblia, piki, alam na natin ang takbo ng kanilang utak, ha? Kapag hindi nababasa sa Biblia, piki, question, yung Seventh-day Adventist Church General Conference, meron ba? Kahit nga mga ngaral ninyo, sinabi, wala sa Biblia yan, eh. Piki din kayo. Diba? Piki kayo. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na ayaw ninyong sagutin. Hindi masagot ninyo Katoliko. 'Di ba pag letra po letra po ang batayan ninyo. Mayroon kaming translation sa Biblia, yung confraternity. Kaya nga lang ayaw ninyong tatanggapin 'yan. Doon sa mga taong naghahanap ng letra po letra. Pero take note ha. Hindi trabaho ng simbahang Katolika letra po letra hanapin 'yan sa Biblia. 'Di ba? Mamaya tuloy natin 'to. Naghahanap sa hindi daw komentary. Kasi kapag komentary, bagsak po si Bacalares. Dahil lahat ng mga komentary, kahit protestante, umamin. Anong inamin ng protestante? Komentary nila ha, hindi katoliko. Ito, taboy muna natin to sandali. Ito, basa tayo ng Biblia ng protestante. Ayan ha, anong Biblia ito? The Global Study Bible. Sinabi sa kanilang komentary, hindi po ito bersikulo, komentary lang. Eh sabi ni Bacalares, saan sa Biblia? Ito Biblia. Hindi naman ito komentary kasi kapag komentary, ibang libro yan. Pero komentary po ito, nasa loob ng Biblia. Nasa loob ng Biblia ha, kaya huwag kayong mga pastor. Gamitin niyo kukutin ninyo. Kaya nga pala si Bacalares, ayaw niyang humarap ng debate dahil mayroon po siyang pinoprotektahan. Yung 10%, kapag natalo siya sa debate, malamang malaking kawalan yan dahil lahat ng mga membro siguro nila magdadalawang isip na. Lalong-lalo na pag truth search yung pinag-uusapan. Ito. Ang sinabi sa komentary ha, nasa loob ng Biblia ito, Protestante Global Study Bible, English Standard Version. Ayan. Anong sinabi? Mamaya na yung tawag-tawag ha. Kasi nangungumentaryo pa ako. Mamaya. Sino ba itong tumawag? Mamaya na yan. Ito ha. While the above three marks of the charts
are observable action that belong to every healthy expression of the body of Christ. Four more characteristics of the church are identified by scripture. Those characteristics have less to do with what the church does and more to do with what the church is. Nakikita ninyo? Ano ang sinabi dito, ha? O yan. First, anong una? The church is one. Ephesians chapter 4 verse 1 to 5. It is called to express the given unity of all believers in Christ by its common, sino yung tumawag? Mamaya na. Oh, faith and mission despite the multiplicity of local churches and denominational polities. Second, anong second? The church is holy. Ephesians chapter 5 verse 27. It is set apart by unto God, which thorn place a moral demand on every Christian to live a godly life. Third, the church is Catholic. Oh, ah, the church is Catholic. Ito yung pangatlong mark of the true church. Mesitas, Galatians chapter 3 verse 28, Revelation chapter 7 verse 9. So kayan palang mga nakasulat sa Revelation chapter 7 verse 9 is yung mga nasa langit na may dalang palaspas, Katoliko pala yan. Hindi Adventism. O yung sabihin na lang ninyo, Sabbath keeper. Oh. Sila ang may sabi, ha, Protestante. Mm. It is worldwide, geographically, and is inclusive, theologically assuming faithful adherence to the people council of God's as revealed in scripture. Fourth, the church is apostolic. Matthew chapter 16 verse 18, Acts chapter 1 verse 2 to 3. It is founded on the authoritative teaching of the apostles and it's faithful to the apostolic mission of being sent into world with the gospel. Ayan ang sinabi. One holy Catholic apostolic. Meron bang Seventh-day Adventist General Conference na nabanggit dito sa Biblia? Zero, as in zero. Straight to the point. Live. Ha? Zero. Ngayon, tatanungin niya, saan sa Biblia? Ay, nababasa na. Yeah! Ha? Nababasa na. Diba? Bakit tanungin niya, saan sa Biblia? Lo na, nababasa na. Hmm. Pero komentaryo yan, hindi yan sitas. Sa Biblia kasi, huwag mong itanong, saan sa sitas sa Biblia mababasa Katoliko tinayo ni Kristo? Eh ano ngayon, pag walang mababasa, ibig bang sabihin, peke? Ngayon, may nababasa ba tayong Seventh-day Adventist? General Conference, wala, di ba? So, ibig sabihin, peke rin yung inyo. Ay, ha? Minuang ni Mabag Haris. Hmm. Now, ngayon, ito, tuloy natin to. Sala ko, ha? Che, ang sinabi ni Sigolo? Mm. Kay Catholic Church. Wala. Catholic Bible mo niya kung kikunitan. Mm. Che, ang sinabi ni Sigolo, declare. Mm. Sigolo. Huwag bugok. Sigolo! Lagi. Oh? The Catholic Study Bible. O niya na ni imprimatur. Ang imprimatur ani. Ha? Ni Adiri ang imprimatur. Si James Hickey. Nakaroon. Ah, di Catholic. Tingnan ko, ah. Di Catholic. Study rack. Ah, tingnan natin to, ha. Oh, tingnan natin to, ha. Di Catholic Study Bible. Meron ako dito. Little rack tong sa akin, eh. Di Catholic Study Bible. Meron ako. Ito siguro yung sinabi niya. Catholic Study Bible, ha? Pero read yung kulay niya. Iba siguro kasi maraming kwan, eh. Maraming di Catholic Study Bible na Biblia. Yung imprimatur, si... sino ba yung sinabi niya na imprimatur? Sino ba yung sinabi ni Bacalares na imprimatur? Okay, siya. Sigolo, kay Catholic Church. Wala. Catholic Bible mo niya kung kikunitan. Sige, ito sa kabir Sigolo, declarar. Sigolo. Sigolo! Oh? The Catholic Study Bible.
O niya na ni imprimatur. Ang imprimatur ani. Ha? Ni Adiri ang imprimatur. Si James Hickey. Nakaroon. Iba-iba ito. Asa na? Marami kasing pero asa? Disim lang ang content, ha? Disim lang ang content nito. Binasa ko ang kaniyang Bibliyang ipinakita sa live. Disim lang ang content sa ating Little Rock Catholic Study Bible. Disim lang ang content nito. Oh, disim lang. Sige. Pa, hindi mo tumago. Ang nagtungo sa Roman Catholic Church, Diyos yun na si Isyo Kristo. Lagi, asa lang yung nagawa ito ng sigulo? Alam nyo ba ang kamalian itong si Bacalaris naging katawa-tawa dahil sarili niyang programa siya ang nagtanong sa kanyang caller. Imbis na ang caller ay magtanong sa kanyang sariling programa, ang caller na ang kanyang tinanong. Diba? Ang caller na ang kanyang tinanong. Oh, naghahanap pa. Saang sita sa Biblia? Hindi natin mababasa yan. Dahil una, huwag mong itanong sa Katoliko yan. Dahil hindi po doktrina sa simbahang, inuulit ko na ha, hindi doktrina ng simbahang Katolika na ang ating doktrina ay kailangan talaga ay biblical ang nakasulat talaga sa Biblia. Na kung wala sa Biblia ay hindi natin paniwalaan. Hindi tayo nakabatay lamang sa Biblia. Dahil ang Biblia, for your information, kulang po ang mga detalye sa loob ng Biblia. Saan kapitulo, versikulo ba? Hmm, oh, huwag kang high blood. Huwag kang high blood. Hindi ka naman kumakain ng baboy, high blood ka. Ano ka ba? Okay, Mateo 16:18. Hmm. Anirong mundan na Diyo. Op. Asan na ba? Ani ba? Kaya naman, mabasa God. Ha? 16:18. Akong basahon, ha? Na imprimator, ha? Mm. Okay. And I say, and so I say to you are Peter. Upon this rock I will build my church, and the gates of nether world shall not prevail against it. Mm. Asa ang One Holy Catholic Apostolic Church or ang group? Naghanap siya kung saan daw dyan sa versikulo ang One Holy Catholic Apostolic Church o Roman Catholic Church. Oh. Nagtanong siya na sinsa na medyo may kwan. Nagtanong siya na kung mayroon bang sitas, saan ba bababasa diyan sa Biblia? Kung alam lang ni Bacalaris 'yan, hindi na sana siya dapat nagtanong. Dahil siya na nga mismo ang nagbasa na ang Kristo nagtayo ng simbahan. Nagtayo ng simbahan. Ang tanong, ano ba ang simbahan na itinayo ni Kristo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Mm. Man Catholic Church, asa sa versikulo? Mm. Ba't yung resist ni Diyos? Umina, lagi mo to. Taipan! Nagtubang na baya ka? Ingon ka? Mabasa sa Mateo 16:18 ang Roman Catholic. Pagbasa man ako, wala man. Musunod ako panguta na. Hindi. Ibig sabihin na nasa Biblia, nagtayo ang ating Panginoong Jesucristo. Diyos yan, di ba? Na hindi pinangalanan. Kaya nga, huwag mong ipilit, tanungin. Kasi kapag original po ang pagbabataya natin ng scripture, yung original Greek, ha? Hindi nagngalan, hindi binigyang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sibahang itinayo. What is the main reason behind? Ha? Ano ang pinakadahilan bakit hindi pinangalanan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang simbahang itinatag? Kaya nga, ang sa kapanahonan nila ni San Pablo, sa mga during the apostolic time, pinangalanan, Iglesia sa Babylonia, Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng mga banal, Iglesia sa Corinto, di ba?
kasi walang specific na pangalan ang ating simbahan. Alam ba ninyo kung bakit hindi pinangalanan ni Hesus Kristo yan? Dahil hindi po bayas ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ayaw niya na maraming mag-claim. Hindi nga pinangalanan ang ating Panginoong Hesus Kristo, nag-claim na nga kayo. Ano pa kaya't pinangalanan niya? Ha? Yung Roma disisayos, hindi ang pangalan. That's not a proper name. Kumo na yan. Anong ginagawa? Giklaim ng mga iglesia ni Manalo, niklaim sad si Alexander Campbell. Oh! At iba pang nagdadala ng pangalang iglesia ni Kristo. Di ba? Kasi alam ni Hesus Kristo na maraming mag-claim. Kaya nga hindi niya pinangalanan eh. Hindi siya nagbanggit ng pangalan. Dahil, ano ba Brad? Pag hindi nagbanggit ng pangalan, wala bang mag-claim? Mahiya naman kayong mag-claim. Wala nang ang pangalan eh. Sasabihin yung inyo. Pero, ang mga, kana bang itawag na tog namunuan sa sulod ba? Ang mga gitahasan, sila na ang nihatag ana og opisyal nga pangalan, mabitan ng opisyal sa 1870 og ngalan One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya nga naman, nganong giopisyal na kahilabihang daghan ang nag-claim karon. Unya before na gihinganlan si San Ignacio nga obispo sa Antioquia, siya ang nagngalan ana og Catholic. Buti pa sa buot malukpanon throughout the whole world. Pero nganong ipamugos ng bakalares, ipapangita niya, what if wala gin nabasa, dili tinuod. Nabay nabasa na to sa Biblia, 70 Adventist General Conference. Wala, di ba? Pike sa nang inyo din yung trabaho, ah. Straight to the point, live. Ha? Pike pala kayo, dahil walang mababasa sa inyo. O yan ang tandaan ninyo, ha? Yan ang tandaan ninyo, mga 70 Adventist. Ngayon, ituloy natin to ang kanilang sagutan. Taman, sunod pangutan na, Mone. Matod ni mo, mabasa ang Roman Catholic Church sa Mateo 16:8. Pagbasa na ko, wala man ang pangutan na. Gagawa ka na naman ng sarili mong kwento, matod ni mo. Hindi man binanggit ni Brother Jamel Baloria na nababasa talaga letra por letra. Binanggit lang ni Brother Jamel Baloria, nagtayo. San Mateo 16:18, hindi nga lang pinangalanan. Dahil alam na ng ating Panginoong Hesus Kristo na kapag pinangalanan yan, ibig sabihin, may mga maraming umaangkin. Maraming ang umaangkin na walang pangalan. Ano pa kaya't pinangalanan? Okay, mindset na lang dyan. Oh, sige, next. Nagtog ang kastinood o nagbakak ka? Okay, tumago, tumago. Ay, sa pawi, ha? Nagtugan kas tinuod, nagbakaka. Hinayblad na yata ito si Bacalaris, eh. Ano ba yan? Ganito ba yung pastor nyo, hayblad? Hindi naman kumagain ang baboy ito, eh. Ganito yan. Okay, tuloy natin to. Nagtugan si kong tinukod kay sumala ni Dr. Sonia Saide. Nasa iyang sulat sa page 123, sa gingon nini. This Christianity is a Baptist legacy. Abuli na ha. Especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion is being founded by Jesus Christ. Ingon sa usa ka banggitang istorya sa Pilipinas, Pastor Bacalares, si Cristo gyud ang founder sa Roman Catholic Church. Gawas lang imunisang supakon. Okay. Muito ba? Palo! Matod ni mo, mabasa sa Mateo 16:18. Wa pa ko nangutan ni Saidi ha, pangutan og dana karon to God. Matod ni mo, mabasa sa Mateo 16:18, nabasa ba, nalitok ba ang Roman Catholic Church sa Mateo 16:18, nalitok o wala? Klaro kayo ang iyang pangutana, kadali kay tubagon. Wala gilitok. Wa koy patubagon na, wala gilitok. Oh, tarawa ha, ang tubag ni Brad Jamil. Katigurkal, nalitok okay. Wala. Babag, dili malito kay basahon man. Ay, salamat dili malito. Nalipayos Bacalaris kay di ko na malitok. Buot ipasabot kay og dili malitok binotbot. Nalitok ba ni Hesus Kristo ang Seventh-day Adventist General Conference? Gilitok ni Kristo diha nga nagtukod sa simbahan og kanang simbahan na di gina mabawi, di gina mabuak, di gina maukab, di gina magguba,
di gina malumpag kay ang pasalig sa atong Ginoong Hesus Kristo bisan ang kamatayon dili makabuntog na ini. Unsa na hitabo naning guba si Bacalares hapan wagid ka guba. Wai malitok sa Biblia pero gilitok ni Kristo nga naay simbahan iyang gitukod. Unsa man ang simbahan na? Unsa man ang simbahan na? Muli atong tresapon ron. Kay unsa giingon sa Biblia? Job kapitulo 8 bersikulo 8. Aning The Living Bible. Tanaw na to niniya. Tignan natin ang sinabi sa The Living Bible. Sa Job chapter 8 verse 8. Read the history book and say, tignan ang kasaysayan. Basaha ang kasaysayan og tanawa. Basahin ninyo ang mga history book at tignan. The Biblia ha, ang Biblia po nag-challenge sa atoa nga mubasa tag kasaysayan. Kamusta man ni karon ang mga Seventh-day Adventist? Nibasa ba nig kasaysayan? Oh, nibasa nag kasaysayan pero kanang pabura pud sa ilaha. Pangmuo, dili gani mo yon sa ilahang kasaysayan. Ila din ang awayo na libro. Bogos na Biblia na binuang nga libro. Binuang ka ha, bogos ka ha, wa gid mo kuan, wa gid mo laban ninyo. Sa magitinood ani. Makapasar lang nang giingon ninyong bogos kung makahatag mo og ebidensya gikan mismo sa publisher nga kanang ilang librong gipromote, bogos na. Straight to the point. Why? Ha? Makapasar lang nang giingon ninyo. Na unsa may giingon? Sa Biblia, Isaiah kapitulo 41 bersikulo 4. Ano ang sinabi? Ha? Oh. Unsa giingon sa Biblia? Ya, atong tan-aon. Niingon mo ka mo, nagtuman mo sa Ginoo. Kabubuton sa Ginoo inyong gituman. Dili kabubuton si Yawa. Unsa may giingon diri sa Isaiah 41:4? Kinsay nagimo ni ini? Kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan? Ako ang Ginoo diha sa sinugdan ug ako ang Ginoo na usab sa katapusan. Ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan ang Ginoo. Kung butaan ninyo ang kasaysayan, sama ra nga gibutaan ninyo ang Ginoo ni ining tungodah. Wala mo mutahod sa Ginoo ani, asa naman ni giingon ninyo nga Biblia gyud tahod ni Ginoo bay? Nya karon inani o. Wa naman day mo mutahod sa Ginoo. Igibutan naman ninyo ang Ginoo aning tunguda. Na unsa giingon sa atong kasaysayan? Tanawa ha. Unsa may pamulong sa atong kasaysayan mga suki tigpaminaw? Ni ang atong libro gyud sa Philippine History and Government ni Dr. Soyna Imsaide, second edition, History of the Republic of the Philippines. Unsa giingon aning niya? Ano ang sinabi sa historyeng ito? Tignan natin to ang page 123. Wag ka, kaya pala 70 Adventist kayo dahil bulok kayo. Oh, ha? Christianity Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin being founded by Jesus Christ in Palestine. Hindi naman ibig sabihin na hindi maniniwala si Bacalares nito. Dahil ilang beses na siyang nagbasa ng history na sulat po ni Saide. Marami siyang naipresent na mga history, binasa niya sa kanyang mga live. Pero hindi ko naman masasabing ayaw niya tanggapin ito. Now, kung hindi ninyo tanggapin ito, ha, ay sumuway kayo sa kalooban ng Diyos. Dahil mismo ang Diyos ang nagsabi na siya ang unsa man siya nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Mauni niya unya karon di ilang sakop diri si Alvin Reyes nang hagit nagtagay. Kung mahilig kag tagay, ayaw ko giamong. Unsa man ang imo tagay ra din na sulod si Muoto kani binuang ni imo ha brother. Straight to the point. Why? Ni apay lain kasaysayan ng daigdig. Hindi naman natin ibig sabihin na itong mga pastor na ito hindi nag-aral. Dipid po yan. Kapag hindi kayo naniniwala sa dipid din, bakit kayo nag-aral sa mga paaralan na narehistrado ng dipid? Ano sinabi? Page 179.
nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano. Sa kanluran, ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katolika at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Biblical ba to? Yes, unang-una, di ba? Sinabi, read the history book and see. Si Kristo nasa loob ng simbahang Katolika at wala sa inyo. Kaya inaway nyo na lang si Deped. Ha? Inaway nyo na lang itong si Deped. At ano ang sinabi ni Kristo? Go throughout the whole world and preach the gospel. St. Mark chapter 16 verse 15. Ang sabi pa niya, ang sino mang tumatanggap at naniniwala ang mituo, ha? O ang naniniwala at nagpabautismo ay sa mismong maliligtas. Disgracias bakalares na nidigin maluwas. Kiyom sa mudawad. Nga, ano pa sabi? St. Mateo 28:19. Go throughout the whole world and make disciple. Ha? Gawin ninyo silang aking mga alagad at bautismuhan ninyo sila. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Abay, ang linaw yan o. Biblical. So kapag hindi kayo naniniwala sa deklarasyon ng tinatawag natin na history book, and then gawa kayo ng sarili ninyong kasaysayan. Tignan ninyo, ang mga kasaysayan po natin, hindi po ito basta-basta. May mga editor po ito. Bago nila ipinablis ito, may mga editor po. Alibawa, ito, tignan natin, ibang kasaysayan. O, pangalawa na ito binasa natin, ha. O, ibang kasaysayan na naman. Magbasa tayo ng other history. Ayan. Meron tayong isang history book na babasahin natin. Ayan, ha. Pahina 704. Ano ang sinabi sa atin sa The World Almanac and Book of Fact? Pabalik-balik na natin itong binasa. Ito ang sinabi. Roman Catholic, traditionally founded by Jesus Christ, who named Saint Peter the first biker. Si Kristo pala ang nagtayo. E bakit sabihin, tradisyon lang yan, Brad? Of course! Kasi mga apostol, nagtuturo sila ng tradisyon. At ano ang sinabi ni San Pablo doon sa mga taong hindi man lang naniniwala ng tradisyon? Ito ha, ano ang kanya sinabi sa mga taong hindi naniniwala ng mga tradisyon? Wala mo tuog tradisyon ba? Unsa may giingon ni San Pablo? Biblia sa Kristohanong katilingban, niingon siya sa Biblia. Basahon na to, ha. Yeah. Ay, ninklaruho na to daan kay sa 2 Thessalonica 3 is mga igsuon, naghangyo mi ninyo paglikay sa mga igsuon nga nagkinabuhi nga walay disiplina ug wala gani mutuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. Ay na, ah. Dili kayan yun yung mga tao nga dili mutuman sa tradisyon. Ha? Hapit, tara o. Nakin sa may likayan, ane, kaya uman mo mutuog tradisyon, likay, taanis pastoron. Yawara ba kita yung mabasa sa Biblia, nga doon ay pastor gisugo aron magwaliwali diya. Diya? Wala. O, ito. Pakinggan natin to ng tuloy. Pak, mga kaigsunan! Dili malito, mga Katolik. Nagalak siya dahil dili daw, wala daw binigkas ni Kristo. Wala namang binigkas ni Kristo. Di tayo naman ang magagalak ngayon. Seventh-day Adventist Church, hindi binigkas ni Kristo. Ano ang sabi sa kanilang pastor na nag-preach? Sabi niya, mag-research tayo sa Google. Tignan ninyo sa Wikipedia. Ano ang deklarasyon sa Wikipedia regards about Seventh-day Adventist? Uy, makinig kayo. Apat po ang founder ninyo, James White, Ellen White, Joseph Bates, J.N. Andrews. Sa apat po, walang Jesus Christ na nakalagay. At ang deklarasyon pa, ang pinakamasaklap at masakit, ang deklarasyon ng Wikipedia po sa inyo, kayo po ay isang protestante lamang na denominasyon. Ha? Kayo po ay isang protestante lamang na sabihin na lang natin, Wikipedia po yan, ha?
Oh, deklarasyon ay protestante kayo. Kawawa. Kawawa talaga kayo. Ha? Oh. Ngayon, sinong uto-utong taong naniniwala sa inyo? Kayo lang. Umabot kayo dito sa Pinas sa pamamagitan daw ni Robert Caldwell. Ilan kayo? Nagsimula kayo noong 1905. Nakapagtayo kayo ng sarili lang ninyong kapilya kuno. Simbahan, bahay, ano? Oh, dasalan ba yan tawag ninyo? Oh, building. Tres sila po yung mga membro ninyo. Wala bang... wala bang naakay sa inyo? Wala bang naniniwala sa inyo? Kawawa! Ha? Wala bang naniniwala? Oh, tuloy! Defender ni Anay Katolik, ni Defender nga ni Angkon, nga G, malitok, arita kang Saidi. Mm-hmm. Ang Saidi na sagto, ha? Wito, arita kang Saidi ko. Binulok na naman na tanong. Matod pa nimo, na si Saidi nagingon, na ang Roman Catholic Church, mao ang gitukod ni... Suga ko'y pangutanon na ni... Matod pa nimo, si Saidi nagingon, dili na matod na ko, matod sa Philippine history na... Ayaw kong pasumingli, igor akong gabasa. Ano ba? Nanaunta? Ayaw kong pasumingli, ana. Huwag ako'y pangutanong bakalaris. Ay na. Ayaw kong pasumingli, kay igor akong gabasa. Problema na na nimo, kay naay differences utok ni mga tahong di mo tuog kasaysayan. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Ha? Mayroon pong diferensya sa pag-iisip ang mga taong hindi naniniwala ng history. Ah, ito. Pisto, pangutana. Kinsay nagsugo ni Saidi nga magnalan o Roman Catholic Church dito sa Mateo 16:18. Kinsay nagsugo? Diyos o tao? Go! Ah, sino daw nag-utos ni Saidi na magnalan siya, si Saidi mismo na magnalan si Saidi ng Roman Catholic Church dyan sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Kaya pala Seventh-day Adventist ka, bulo ka palang pastor. Ah, oh, sinsya na na pinagsasalitaan ko kayo ang mga pastor ng ganyan. Una, kaya pala Seventh-day Adventist dahil bulok po. Una, hindi po si Saidi ang nagngalan ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ang simbahan yung mga obispo sa pamamagitan ng ating magisterium. The Vatican Council, Second Vatican Council 1870, diniklara na ito ang official name. Si Saidi, ha? Igo orasyang garikod, unsay kamatuoran. Kay kung dili niya i-record ang kamaturan, ang binakak yung i-record, madaot ang iyang history. Kay public consumption na. O sa mas Dr. Soy na MCD, bulok, ulol nga pataka nag-record. Dili siya nagalan mo ng ayaw pag binulok. Wala din 70s, bulok. Bida. Ha? Nga nung pasminglan mong gidin niya sa side nga mo'y nagalan na nga igo raman siyang ga-record, bulok mo ng pangutanahan na. Kinsay nagsugo ni side nga magngalan sa siya dahil ga-opisal ngalan na na kay pasminglan ni mo side. Oy, bakalaris, wag ganito gamitin mo, mindset. Igo raman siyang ga-record. Karun, gilamdagan bagid si side ni Ana sa balang Espiritu Santo. Kaya ang Biblia raman ang gilamdagan. Ang historian ba gilamdagan? Natural. Nga naman, kung wala sila lamdagi, makarecord ka sila sa mga pangitabo in the past? Sa mga niagi? Si Dr. Solna M. Saide, dito ba ginasya hitabo aning panahon na sa dihang gaaway silang Majilan o Lapu-Lapu? Karecord-record ba siya dito on sa hitabo? Wala, di ba? Guided by the Holy Spirit, ma-recall nila ang kagahapon unsay nahitabo. Nga naman, Isaiah 41:4, ang Diyos mo'y nagbuot sa dagans kasaysayan. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Ay kung magbuot ng gutas Ginoo, samar ang gibut-an na to. Ha? Ang magbuot as kasaysayan ba? Samar ang gibut-an na to ang Ginoo ni. Now, iyang pangutana,
binulok. Di nakapasar sa ako. Nagoyang pangutan na na, di nakapasar sa ako. Di na ni pangutana, pastor imo, mangutana, pastor na ni. Kaya ang bisita na may pangutan o nun. Nabali ni noon yung trabaho. Kaya ito padayo ni. Okay, matubag ko ha. Matubag ko. Why mabasa? Nagisubo siya ako na. Ah, pastor! Normal! Kaya dili banggit siya, ana, ang nagngalan. Ngano pa sumingalan man? Bakit ibinintang at inisisisi, ha? Bakit sinisisi ninyo kay Dr. Suina M. Saide na hindi naman siya ang opisyal na nagngalan sa Simbahang Katolika? Dr. Suina M. Saide is only record, recording kung ano ang totoo, ano ang talagang tunay. Legit ba? Inyo, bakit hindi na-record ni Dr. Suina M. Saide? Hindi kayo legit! Piki po kayo! Ha? Kaya inaway nyo na lang ang mga history book dahil unang-una, wala mang God mudapig ninyo. Hmm? Oh. Ha? Wala mudapig ninyo ang kasaysayan. Munang ego na lang mas ingon, bugos ang kasaysayan. Sayop ang kasaysayan. Tatawa rin kung ingon niya nga, na may record niya sa kasaysayan nga si Charles Darwin na siya'y teori. Of course, normal man na siya kay i-record mong ginaon sa teori ni Charles Darwin. Sayang pagka-scientist. Sayang pagka-siya. Ang pangutana, naabay historian nga ni-approve nga kanang teori ni Charles Darwin, tinood na. Wala. Ikaw lang nag-record siya sa ang history nga tawag aning niang naagay nahitabo si Charles Darwin nga teori niya. Teoria. Pero question, naabay bisan isa ka historian nga naingon nga ang teori ni Charles Darwin tinuod, wala, di ba? So dili na nato basihan nga tungod anang teori nakapabugos sa history. Wrong. Ang bugos na nas panghuna-huna ninyo, inyo na lang ang gipasangil kay ngano man wala mo dapig ninyo ang history book. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Yao. Buhat Noybe 31, giwali ni San Pablo Katoliko, kasimbahan. Unang Juan, Kapitulo 4, Versikulo 3, 1, aning original nga King James 16:11. Ah? Oh. Giwali na ni San Juan, Katolikong pagtuo, he warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Nga naman, nga katolikong pagtuo manggiwali ni San Juan o dili man Seventh-day Adventist. Ingon na ilang debater akong i-encounter ano itong personal na mong debate ba? Ay normal. Kay dili man na Roman Catholic. Nabo City, Davao del Norte, Siliri, Rudait. Oh, ha? Munang balansi sa ginagmay. Ayaw pag binugok, mauday ninyo yung Seventh-day Adventist. Masa rin yung pastor, nag-eskwila na eh? Hmm. Sige. Ay, tayo may mabasa! Mag-Diyos mo'y nagsugo! Ha? Wa, manday, mabasa, Diyos nga nagsugo! Kaysa'y nagsugo! Tao ang yawa! Pumunta na! Malaki! Kadili, ngayon mo, di mabasa sa Matthew 16:22 ang Roman Catholic Church. O matag ni mo, di isa't mabasa nga si Saidi gisugo sa Diyos. Kay wa may babasa nga si Saidi gisugo sa Diyos, kinsa'y nagsugo ni Saidi? Tao o ayawa? Kategorikal. Okay, ay ko sa pawe. Tao o ayawa? Kategorikal. Okay, butumag mo at ang tao nga nagsugo, dili kita ayawa. Kaya nagsugo sa ang nasugo ni Saidi, sumala siyang pagtong na ang Katoliko, pinukol ni Kristo. Kaya si Saidi, o sa kabanggitan ng istoryan, o walay misupak, bisan usaning na gobyerno nga, bukot niyang sulat. Punta, sakto, anyang gisulat, na sumala sa iyang sulat si Kristo, Padre, sa Roman Catholic Church. While dili, 70 at 20 sa iyang itukol ni Kristo. So, mangutan ako, kaya naging mo magkaganina nga dili si Kristo, o matod pa ni mo, na sumala sa iyang pagtuon, kay nagtuon man siya og sa diyang nagtuon og dili man kagikan sa Dios o tao o yun ka nga nagtukod sa Roman Catholic Church tao og dili Dios kategorikal dili ko mo yun lagi kay si ang nagtukod sa Roman Catholic Church Dios yun na si Kristo. Ah, bato ni mo ganina dili Dios karo ni mo ni ha ito ang kanilang nangyaring sagutan sa
programa ni Pastor Bacalaris. Kung sasabihin mo, tao ang nagtayo sa simbahang Katolika, andin pangalanan ninyo? Ha? Pangalanan ninyo kung sinong tao? Kung i-deny ninyo na hindi po si Kristo ang nagtayo sa simbahang Katolika, then who is the founder of the Catholic Church? Ha? Yung mga mangangaralan nyo, walang exact. Minsan sabihin ng iba si Constantino, minsan naman si Pope Gregory, may isa nga si Pope Boniface na sinabi. Ha? Hmm. At meron pang isa, nagsasabing si John Walter daw, nagtayo. Ang founder, founder ng Katoliko, na siya daw may pasimuno sa encyclopedia. Nauulo na talaga kayo eh. Wala kayong mga exact na sagot. Di ba? Wala kayong exact na sagot. Kaya pala, hindi naman tama ang tanong ni Bacalaris sa kanyang cooler. Iba na pala ngayon ang programa mo. Imbis na yung cooler ang magtanong sa programa mo, ikaw na ang nagtanong sa cooler. Oh, may pasimi high blood ka pa. Di nakapas sa kuha, di nakapasar. Nga naman lagi na inyong Bacalaris, di man siya musukol o debate na ko. Bayon sa magirason, ana. Kay ingon pa niya, wala tugte ang mga pastor sa Seventh-day Adventist nga mo debate. Nga nung daghan mga pastor lagi nakikdebate? Yung wala tugte. Tinalawan lang. Tinaasay giprotektahan. Kabalo na mo, ana. Tanawa inyong amigo ganina, gibulgar niya. Sweldado di ay ang mga liman. 20,000. Balansiho ninyo, ha. 20,000. Hmm. Dako, kwarta, ana. Unang sige mong pangilad sa Katoliko kay Diara. Brother Yosol, good evening. Hmm. Mayor Lord Nudalo, yo, oy, Bacalar na po do. Mayang gabi watching from Maragosan, Dabao di Oro, evening po sa tanang mga nagsubaybay sa programa. Musta na tanan? Idol Eugene, proud Catholic, tanong sa SDA Church, nabasa Biblia asa dapat mabasa pod. Hmm. Kay ako yang gipangutana ato, dali rom tutubagon. Hulog gisig awing ato. Una, ayaw ipangutana ang dili doktrina sa Katoliko. Asa mabasa Biblia? Gitukod Katoliko. Letra pa letra, dili komentaryo. Dili man trabaho sa Katoliko nga naagid kinahanglan atong basahon dia. That's not the doctrine of the Catholic Church. Si Kristo nagtukod siya og simbahan, di man malalis. As far as the history book is concerned, one holy Catholic Apostolic Roman Church ang gitukod ni Kristo. Dili simbahang Adventista. Ang simbahang Adventista wala manimaho sa kasaysayan. Kunang ilang awayon ang kasaysayan. Kay even ang akong kasaysayan din ang Clueless Encyclopedia nagtugan nga sila usa ka Protestante gyud nga simbahan. Ano? Protestante ang gitukod ni Kristo? Ha? Bida. O na diya. Protestante ba ang gitukod ni Kristo nga simbahan? Atong sulayag basag kuminto ni si Kuan diri. Naman to'y nagkuminta to diri. Kani si Kuan. Wala mi kontra sa imong kulto nga sikta. Kinsay nagtukod. Sa yuta ang sikta ni mo dili lang tagalangit na nga Kristo anak kinsa lagi nga Kristo ang nagtukod sa kining tawag aning niingon mong good sa sikta kunong Katoliko gaya kuno kog ebidensya nga sikta. You know what is sikta means? Narehistro ka sa Security Exchange Commission. Kung ang imo simbahan narehistro sa Security Exchange Commission, sikta gina. Now tagae kog registration sa simbahan Katoliko. Ang siya may giingon na ito dito sa the Law on Partnership and Private Corporation ni Attorney Hector S. De Leon. Ang siya may giingon dito regard sa aning Katoliko nga nung di ta marehistro sa pahina 515. The Roman Catholic Church is not registered like the other religious societies or churches in the Philippines because
It has been recognized as a juridical person since time immemorial. Nakasabot ka na? Oh, nakasabot ka niya? Balaod mo na, batakang balaod na muna. Unsa gid ay kining pwede mo engage aning Security Exchange Commission ang mga businesses nga simbahan, ang mga korporasyon nga simbahan. Normal marehistro mo kay korporasyon mangin mo. Protestante ba? Kamo ang dapat tawgon og sikta, dili kami. O assignment na ninyo ha. Kinsa tawhan ang nagtukod sa simbahan Katoliko og dili si Kristo? Kanos agi tukod, asa tukoda? Sige, assignment na ninyo ha. Kung di mo kahatag ana, wadyo mo. Naimo ni noon na itanong mo sa cooler ang programa ni Bacalaris. O yan nga, imbes na yung cooler ang magtanong, si bisita eh. May concern yan, kaya tumawag sa'yo. Siya na ang nagtanong sa kanyang bisita. Ay malaking kamali. Ano ba yan? Ayaw good. Ay good pag binogo. Ako'y pangutanon ni mo. Ay ako'y pangutan na. Kay tanawa na itabo sa mong konversisyon. Duha, nangutana ko niya. Kanusa ba ang birthday ni Kristo? Kay pareho ramantang nagtuong Kristo, pero ang pangutana, kanusa na tao si Kristo? Unsang bulana, pizza? Kay naamog yung Biblia record San Lucas 2:11. Karong gabi una na tao sa lungsod ni David, ang inyong mangluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Unsa man ang bulana, pizza? Wahay na butang sa Biblia. Kung imong butangan, ikaw na problema. Na tato pada kuhao na to ning panghuna-huna nga walay nabutang sa Biblia, naa sa Biblia unya dugangan, naa sa problema ang gadugang. Ellen Goldwhite, wala sa Biblia, naa sa inyo ang problema ani. Magali kay balog, nagtuo kang Kristo pero wa kay balog sa birthday. Binuang mo na, adili ka tinuod anak sa Ginoo ron, o di ka tinuod sakop sa panimalay nga gitukod ni Kristo. Kaya nga naman ultimong birthday ni Kristo, wa ka kahibaw. Straight to the point, live ako na minuon yung pangutanon. Basig kahibaw ka gapo, tugani ko gapo. Action tagabalakan ni mo ani Tor. Di ba inana ba nya kinsa man tong gikasal sa kana? Ug kinsay nagkasal, ug asa na nahitabo ng kasala dito sa kana? Balay ba na ni kuan? Asa ba na daras da plig kasagbutan? Nabay binyo ana dito? Nangabang ba na sila binyo hotel o sabay kuan ani reception? Wa gani katubag. Wala lagi mabutang sa Biblia. Askang paita. Unya wala na butang di ana sa Biblia, unsang klaseng bino? Ya gabuot-buot na mo grapes noon. Askang tikia. Una, balansi sa taginagmay ninyo. Ha? Munang magbalansi sa taginagmay ninyo ba? Kung magsupak-supak mo din, unsa man, og dili si Kristo, assignment na ninyo. Og dili si Kristo, kinsa matawhana na, pwede irehistro as negosyo ang Katoliko o sa sikay, ang founder Lord of the Lord's King. Mawalagi, dili pwede. President of all President Jesus Christ, dili na pwede marehistro. Kaya nga naman ang gingharian ni Kristo, dili iyan nining kalibutan na. O ni ang buot ipasabot ana ingon siya Pilato, ang akong gingharian dili iyan nining kalibutan na. O nga iparehistro din niya. Asang hustisya ninyo ani ron? Iparehistro din ni Kristo. Wala di ba? Kaya naman wala magngalan. Muna akong giingon, ayaw na ninyo gamita as inyong baruganan. Kaya in the first place, wala magngalan ang atong Ginoong Hesukristo anang iyang simbahan nga gitukod. So kay, wala man nagngalan ang atong Ginoong Hesukristo anang simbahan nga iyang gitukod, pasabot ba nga dili tinuod ang Katoliko kay wala gihinganlan? Pasabot ba ni? Sagadali lang. Pasabot ba? Dili. Kay kun atong kuhaon ning panghunahuna nga wala gihinganlan, piki. Sa ato pa di ay napiki po di ining 70 Adventist. Kaya nga naman in the first place wa gid na gihinganlan. Wala gihinganlan ang 70 Adventist. Mao na nga galana ra gid ni silag putot ani mga soking tigpaminaw. Galana ra gid intaw ni silag putot. Now, mao ni atong balansihon pagayo.
dali lang ah. Ano lang. Muning, naglana ragin na silag putot ani. Wag yun. Bisa pagbali-balihon ang Biblia, pakpak siya kay way mabasa ang Katoliko. Labon ang way mabasa po nga 70 Adventist. Unya karon ipasangil sa Katoliko. Mga minali kayo nga, kwan ba? Minali nga pangutana. Kaya lang nga. Mga minali kayo nga pangutana. Dili ang ayan, tubayan. Kaya nga naman, in the first place, dili lagi na doctrine. That's not the doctrine of the Catholic Church. Nga ipabasa gyud sa Biblia, ikaduha, mali man yung pangutana nga, kinsay nag ingon ni Dr. Rene Saidi nga siya yung ngalan. Resulta magunin sa mga ignorante kay kasaysayan ba? Muna diya. So, alas 9:02 na sa kagabiun. Wala na po tayong sapat na oras hanggang sa susunod muli. Bukas ha! Ito yung lingkod, Brad Eugene Gapoy, magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating halo-halong salita na Bisaya na Itagawg. Hanggang sa susunod muli po, ito yung lingkod. Brad Eugene Gapoy, God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In the name of the Patris, et Filii, et Espiritu Sancti. Amen. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto, naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!